We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si John Punsoy. Abangan! Puno sa Talisay City, Cebu, nabiyak matapos tamaan ng kidlat. Apat na bata, sugatan. Samantala, mga dekorasyong pampasko sa tinaguriang Lantern Capital ng Pilipinas, simbolo ng pag-asa sa kabila ng kalamidad. At ating lasapin ang okoy at empanada na sinangkapan ng isdang ipon. Ang kabuang detalye ng mabalitang yan, alamin mamaya. Pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, nararanasan sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tumaas ang presyo ng ilang isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Mula sa dating 120 hanggang 140 pesos, nasa 160 pesos na ang presyo ng kada kilo ng galunggong. Tumaas din ng 20 pesos ang kada kilo ng bangus na pumalo na sa 160 pesos ang kada kilo. Tumaas din ang presyo ng gulay sa Isabela. Dobleng itinaas sa presyo ng native at Highland vegetables. Ganun din ang mga pampalasa. Pumalo sa 180 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng sibuyas sa Mangaldan Public Market. Posible pa raw natataas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Samantala, ayon sa mga tindera sa Bacolod City, nananatiling kulang ang supply ng white onion sa merkado. Halos dalawang buwan na raw na walang supply ng white onion, kung saan umaabot na sa 600 pesos ang kada kilo nito. Nasa 38 pesos ang presyo ng pinakamurang bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Inaangkat pa ng mga rice trader ang supply ng bigas sa Isabela, Nueva Ecija, Cagayan at ilan pang lalawigan. Pero ayon sa samahang industriya ng agrikultura, posibleng tumaas ng hanggang 2 piso ang kada kilo ng bigas sa merkado. Marami kasing mga pananim na palay ang pinadapa at sinira ng bagyong Karding. Karamihan sa mga ito nakatakdang anihin sana sa Oktubre. Stable naman ang supply at presyo ng karne sa Libertad Public Market sa Bacolod City, nananatili sa 280 hanggang 290 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy, 320 ang kada kilo ng karne ng baka, habang 138 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng karne ng manok. Kahit Burmans na, inihayag ng mga leksyonero sa lungsod ng Talisay na walang dagdag presyo ang kanilang paninda, nananatiling nasa 6,000 pesos ang pinakamura at 10,000 pesos ang pinakamahal na lechon. Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Apektado ng paralytic shellfish poison o red tide toxin ang coastal waters ng 5 probinsya sa bansa. Base ito sa shellfish bulletin na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang dito ang Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Matarinao Bay sa Eastern Samar, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur,
Lianga Bay sa Surigao del Sur, kabita ang coastal waters ng Rojas City, Panay at Pilar sa Capiz. Ayon sa BFAR, lahat ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa mga nabanggit na lugar ay hindi ligtas kainin. Puno sa Talisay City, Cebu, nabiyak matapos tamaan ng kidlat. May ulat si Luan Merundina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak sa detalye. Tatlo sa apat na bata ang isinugod sa ospital matapos magtamo ang mga ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito'y matapos tamaan ng kidlat ang puno ng Magtalisay kung saan nakasilong ang apat na bata kasama ang isa pa Huwebes ng tanghali. Ayon sa pinuno ng Talisay City Disaster Team, maswerte kung maituturing ang sinapit ng mga bata dahil nakaligtas ang mga ito. Okay, kung yung kidlat, ang branch at tree, ang yasa nga, nabali, nahulog. Pagkahulog, sa branch, na yung mga bata dito ubos kahoy nga to gasanbay, nga igo sila. In most cases, mga kilat, yung kaigo na kahoy, mukha tayong ubos. Kato, swerte itong mga bata kay ang nahulog ang branch na dito nasamad sila. Dahil hindi matindi ang natamong sugat, agad na nakauwi ang mga batang dinala sa ospital. Dayo ra ko. Dayo ra ka sa kahoy? Dayon? Kuan pagka ng kilat ka na ikot may nangatumba. Nga ikaw nalaghot ka? Paglingkot ka, sa paglingkot ka yung nana, asa man ka nabuto ka lagkot? Sa basurahan. Nagsuka man daw ka? Oo. Ano sa mga last na nasuka? Wala. Nga pagkari na mo, wala na ko nasuka. Nalingkot. Nitalit o kidlat. Pero pag barod ako, ibong ko na iniboto. Naribong ko ba ni sila ni naga, no ni dagan pa ko, ako ng ngirig ko, sakit po kaya kulo. Samantala, inihayag ni Jomer Iclarino, weather specialist ng Pag-asa Visayas, na regular na naglalabas ng thunderstorm advisory ang ahensya sa Kabisayaan upang maabisuhan ang publiko na laging mag-ingat. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Mga kapuso, nasa 6 hanggang 9 na tropical cyclones ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon ayon sa Pag-asa. 2 hanggang 4 sa Oktubre, 2 hanggang 3 sa Nobyembre at 2 sa Disyembre. Maging handa sa mga posibleng pag-ulan ngayong weekend sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala namang namamataang panibagong sama ng panahon pero magpapaulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa hapon. Bukas, asahan ang ulan sa eastern portions ng Cagayan Valley at southern Luzon at makararanas din ng pag-ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. 8 bayan sa Pampanga nananatiling lubog sa baha. Ilang evacuees nakauwi na. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lubog pa rin sa baha ang 66 na barangay sa 8 bayan sa Pampanga. Patuloy ang pagtaas ng tubig sa ilang bayan. Sa Makabebe, 12 barangay ang binabaha roon. Sinasabayan kasi ng high tide ang pagbaha sa bayan. Bukod sa Makabebe, nananatiling lubog sa baha ang ilang barangay sa Masantol, Minalin, Candaba, Santo Tomas, San Simon, San Luis at Arayat. Additional 3 barangays po yung underwater natin. Total po is 12 barangays affecting like 5,000 na families. Umuwi na rin sa kani-kanilang bahay ang mga evacuee. Puspusan pa rin ang power restoration sa 27 bayan sa Nueva Ecija. We have updates from the LDRRMO that all the towns now have power. Although meron pong mga barangays na wala pa, merong mga portions of some of the towns ay wala pa. Pero lahat po ng bayan ngayon sa Nueva Ecija ay meron na pong kuryente. Isinasapinal pa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanilang data upang matukoy ang mga barangay na hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente. Lumobo pa sa 430 million pesos ang naitalang danyos ng lokal na pamahalaan sa mga sektor ng agrikultura at infrastruktura sa Dingalan Aurora dahil sa hagupit ng nagdaang Bagyong Karding. Naglunsad ang donation drive ang lokal na pamahalaan ng Dingalan
para matulungan ang mga residenteng nawala ng tirahan dahil sa hagupit ng bagyo. Mga pagkain, tubig, mga gamit pang ilaw at gamit pang bahay at mga materyales pang kumpuni na mga nasirang bahay ang ating pong prioridad na pangangailangan. Patuloy ang pagre-repack ng mga food pack sa DSWD Regional Office 1 Warehouse upang maihatid sa mga naapektuhan ng bagyong Karding. Paghahanda na rin daw ito sa iba pang parating na kalamidad. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Halos 8,000 kabahayan sa Pulilio Group of Islands nasira dahil sa Bagyong Karding. Ang detalya sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Araw ng Linggo nang manalasa ang Super Bagyong Karding sa Luzon, pinakabinayo ang 5 bayan na sakop ng Pulilio Group of Islands. Matapos ang pananalasa ni Karding, tumambad ang kalunos-lunos na sitwasyon lalo sa mga direktang sinalanta ng bagyo. Pagkain, nandiyan naman, naihatid namin before and after. Ang kailangan talaga nila yung magawa yung kanilang mga tahanan kasi may karamihan as of last night, all in all, ang data na natanggap ko sa Pulilio Group of Islands lang, no, ay less than 8,000 yung total natin na partially and totally damaged. Naglaan na ng 30 milyong pisong pondo ang provincial government mula sa Quick Response Fund at namigay ng financial assistance, 3,000 pesos para sa mga residenteng partially damaged ang bahay at 5,000 pesos para sa mga nawasak ang bahay. Bukod sa bahay, nasira rin ang bangkang gamit sa pangingisda ng 34-anyos na si Dan Rabe mula sa Barangay San Juan, Panukulan noong manalasa ang Bagyong Karding sa Pulilio Group of Islands sa Quezon. Ito pong lumakas, ay di ito po yung aming inimpis po itong bangka. Ay kaya lang, ay di hindi po rin natin inaasahang ganun po kalas yung tubig. Hindi, ito po ay na ano po yung tali sa huli, hindi bumalagbag, lumubog po siya. Sa tala ng Municipal Agriculture ng Panukulan, mahigit 300 bangka ang nasira. Direktang apektado nito ang mahigit 1,000 mangingisda sa bayan. Mahigit 10,000 hektarya naman ang tanim na saging, palay at nyog ang napinsala. Aabot sa mahigit 20 milyong piso ang halaga nito, hindi pa kasama ang nyog. Sa tala ng Provincial Agriculture, aabot na sa mahigit 100 milyon ang pinsalang iniwan ng Bagyong Karding sa agrikultura sa buong lalawigan ng Quezon. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV. Matapos dumalo sa pagdinig sa Hall of Justice ang nasa 10 PDL mula sa BGMP Naga Male Dormitory, agad naman silang isinakay ng motoridad sa BGMP Transport Vehicle. Ngunit pagdating sa labas ng BGMP compound sa Barangay Del Rosario, Naga City, napansin ng maito ang duct tape na nakadikit sa ilalim ng maupuan ng sasakyan. Nang suriin ng autoridad, tumambad sa mga ito ang 3 sachet ng hinihinalang shabu, 5 sachet ng marijuana at 2 plastic na mga sigarilyo. Inalam pa ng autoridad kung sino ang naglagay nito sa sasakyan at sinong PDL ang kontak na masangkot sa pagpupuslit ng mga kontrabando. Pinaniniwalaan na planong ipuslit sa naturang pasilidad ang mga ilegal na droga. Yung BTB natin ang ginawa nilang parang medium ng pagpasok ng droga kasi po, kapag gabi, nasa loob po yan, malamang meron pong silang kausap na PDL din na maglilinis ng sasakyan. Baka po yun po yung ano nila, yun po yung iniisip na namin na pamamaraan. Pulis na tumulong sa pagpapaanak sa isang ina sa Mandawi City, Cebu, hinahangaan. Narito ang buong detalya sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang larawan ng isang pulis sa Mandawi City, Cebu na tumulong sa pagpapaanak sa isang buntis Miyerkules ng madaling araw. Bago ito, nagtungo sa tanggapan ng pulisya ang asawa ni Mariel Botron at nakiusap na makigamit ng patrol car para madala ang asawa sa ospital. Ayon sa responding pulis na si patrolman Simeon Villapanya,
nasa looban ng bahay ang mag-asawa. Dahil hindi kayang buhati ng lalaki ang kanyang asawa, si Villapana ang bumuhat kay Mariel. Pero nakita na niya na lumalabas na ang ulo ng sanggol. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang pulis at inihiga niya sa mesa sa labas ng isang tindahan si Mariel. That's what ako na kay Mabatsyagan ba ni mga katong ulo sa bata, bahing guwa na yun siya. So, ako siya ang dalig dala sa guwas kay dalawa sa patrol. Wa makaabot sa patrol kay hingguwa na magiging ako. Nakuha na magiging ako nga dako na hingguwa sa ulo ba. Inamin ni Villapana na yun ang unang beses na tumulong siya sa pagpapaanak. Kaya kahit kinakabahan, sinikap niyang matulungan na manganak si Mariel. Ayon sa pamilya ni Mariel, hindi pa nakalabas sa ospital ang mag-ina dahil hinihintay pa ang resulta ng mga medical test ng babaeng sanggol. Masaya si Villapana sa kanyang ginawang pagtulong. Pag hilak sa bata, medyo na dinipay sa nila kay naulian ng bata kay dugay ba nakahilak ang bata. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Nagpatalbugan sa pagrampang nasa 22 mga buntis mula sa iba't ibang barangay sa Balayan, Batangas. Kalahok sila sa gandang buntis ng Balayan 2022 na bahagi ng pakikiisa ng Municipal Health Office sa pagdiriwang ng National Safe Motherhood Month. Bukod sa pageant, naglunsad din ang Buntis Congress kung saan nabigyan ang mga buntis ng free check-up at mga buntis kit. Ayon sa MHO, ang programang ito ay hindi lamang para maghatid ng saya, kundi para magbigay ng impormasyon tungkol sa safe motherhood o pangangalaga ng buntis para maging malusog at manganak ng ligtas. Okoy at empanada na sinangkapan ng isdang ipon, patok na pang merienda. Ating tikman sa report. Tuwing Bermonts, patok ang isdang tinatawag na ipon sa Ilocos Sur. Madalas na nahuhuli ang mga ito sa bayan ng Santa at Kawayan. Kaya naman tuwing panahon ng ipon, blockbuster ito sa mga mamimili. Bukod sa sinanglaw, longganisa at bagnet, isa raw sa pinaka-espesyal na isda o ulam ng mga taga-Ilocos Sur ang ipon. Si Ate Joy na parami nang bili ng ipon. Paborito raw kasing ulam ng kanyang mga anak lalo na kung sinigang, torta o kaya ginisa. Pero dahil mahilig din ang kanyang pamilya sa merienda, naisipan niyang gumawa ng espesyal na ipon empanada at ipon na okoy. Ituturo ni Ate Joy ang pagluluto nito. Paghaluin ang mga sangkap, ang asin, itlog, harina, seasoning at ipon. Matapos haluin, pwede nang iluto sa mainit na mantika. Pareho rin daw ang sangkap at proseso sa pagluluto ng ipon empanada at ipon okoy. Nakasanayan na pag may ipon dito sa Ilocos, pag Bermans, ang luto, karaniwang luto lang is sinigang, torta at saka ginisa. Kaya para may iba naman, kailangan lagyan ng twist yung okoy natin gawing ipon okoy. And then, gumawa din ako ng sarili kong version na empanada ipon. Ayon kay Ate Joy, namana raw niya ang pagluluto ng ipon empanada at okoy sa kanyang lola. Mahigit isang dekada na raw niya itong ginagawa. Pero tuwing Bermans lang nakakapagluto ng ipon empanada at okoy dahil ito lang ang panahon ng mga ipon. Kasi yung lola namin na talagang original na nagtitinda ng empanada, kada buwan na merong ipon dito sa Ilocos ay gumagawa siya ng okoy na special para sa mga malalapit namin kamag-anak, sa mga kakilala at mga kaibigan at para na rin sa pamilya, masarap na merienda. Ako si Trace De Leon para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga baril, bala at granada na recover sa bahay ng isang SK chairman sa Iloilo. Nakatutok si Jan Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isang search warrant ang inihain ng Criminal Investigation and Detection Group 6 laban kay San Miguel Iloilo SK Federation President Mikael Khalil Tarifa sa tinitirahan nito sa Barangay 11 sa nasabing bayan. Hindi na nakapalagpang subject matapos makuha ng CIDG sa loob ng kanyang bahay ang baril, mga bala, granada, 7 empty sachets ng pinaniniwalaang shabu at drug paraphernalia. Actually, there are several complaints against IA. At the same time, we cannot question the
the authority of the honorable judge na nag-issue sang search warrant sa iya. Okay. Ilang araw nang minomonitor ng CIDG ang bahay at nagkataon umuwi si Tadifa, kaya naman inihain na sa kanya ang search warrant. Delikado ni siya. Tama. Paano kalayuan niya, sir? Ang estimated siya mga 20 to 30 meters kaya niya kana mga that is a hagme ang example of hand fragmentation grenade kag delikado na katama. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ni Tarifa pero hindi ito sumasagot sa mga tanong. Imo giman to? Yes or no lang sa imo giman. Matatanda ang nasangkot si Tarifa sa isang shooting incident noong August 13 kung saan binaril umano nito ang nakasagutan sa social media dahil sa hindi pagkakaintindihan sa schedule ng basketball. Sinampan ito ng kaso na frustrated murder. Nakuha sa sulod sang iyang premise, so it means iya. According sa amon nga ano, sa amon nga pag-check sa Firearms and Explosive Division sa Kamkrami, our subject person is not a authorized firearm holder. Right now, he will be detained temporarily in our office sa CIDG for booking process. And after that, maybe we will consolidate kung diin siya i-detain. Dati na ding lumabas sa investigasyon ng pulisya na kinasuhan din ito ng frustrated murder, ngunit ito'y naareglo. Inireklamo din ito sa paglabag sa PD 1602 o illegal gambling matapos mahuli sa isang sugalan noong 2019. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV. San Beda Red Lions nakaisa rin sa Letra Knights matapos pataubin sa score na 76-68. Tunghayan sa report ni CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Magkalipas ang tatlong taon, nakatikim din ng panalo ang San Beda Red Lions kontra Letra Knights sa kanilang head-to-head rivalry sa NCAA. Binura ng Red Lions ang malaking kalamangan ng Knights upang iselyo ang panalo sa score na 76-68. Huling nanalo ang San Beda kontra Letran sa Game 2 ng Season 95 Finals noong 2019. Bumida si JB Baggio sa panalo ng San Beda na kumamada ng 16 points at 13 rebounds. Nagkaroon din ng double-double performance si James Quecute na may 17 points at 11 rebounds. Pareho ang San Beda at Letran na may 3-2 win-loss card sa team standings. Samantala, kinailangan ng JRU Heavy Bombers ng karagdagang 5 minutes upang pataubin ng Mapua Cardinals sa score na 67-64. Kumamada ng 15 markers si Marwin Dionisio para sa JRU, kabilang ang 4 na punto sa overtime. Natapos ang regulation sa 60-60 all sa pamamagitan ng game-tying layup ni Renz Nokum ng Mapua. Umakyat sa 3-2 win-loss card ang JRU, samantalang ang Mapua ay nabaon pa sa 1-5 win-loss card. Samantala, abangan ang bagbaga ng EAC Generals at Benilde Blazers mamayang alas 12 ng tanghali na susundan ng sagupaan ng San Sebastian Stags at Perpetual Altas alas 3 ng hapon. Mapapanood ang mga laro live sa GTV. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV. Libo-libo mga deboto nakiisa sa prosesyon sa kapistahan ni Señor San Miguel sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dagsa ang mga deboto ni Señor San Miguel sa St. Michael Cathedral sa Iligan City para sa kapistahan nito. Sumasayaw ang mga deboto bilang pasasalamat sa mga biyaya na natanggap sa nakalipas na 2 taon sa kabila ng nararanas ang pandemya. Kanay kukwai basi sir 1977 pila na ka tuig kwintaha. Hantod karon. Oh, hantod karon naagi ko niya. Kada tuig. Kada tuig ko di ko mao na pinangga gi ko diri sa Iligan. Iprinosisyon din ang imahen ni Señor San Miguel sa lungsod. Isa sa mga highlight ng aktibidad ay ang eskrima o ang pagpapakita kung paano nilabanan ni Señor San Miguel ang kasamaan. Nagpapasalamat naman ang Archdiocese of Iligan sa mainit na suporta at matibay na pananampalataya ng mga deboto at bisita sa Iligan City. God is still with us, gigugma ta sa Ginoo, gipanalanginan ta sa Ginoo. We all have the reason to be grateful mo na nga biba Señor San Miguel. Samantala, nakisaya naman sa D&D Festival sa kapistahan ng Iligan City ang mga Kapuso Star na kinabibilangan ni The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin. The night, the
Hinarana naman ni Kapuso Hang Christopher Martin ang mga kandidata ng Miss Iligan 2022. Kinoronahan na Miss Iligan 2022 si Mitch Dimple Mabala ng Barangay Buruon. Miss Tourism Iligan 2022 naman si Ramea Nina Gook ng Barangay Tibanga at Miss Diandi Iligan 2022 si Althea Eleonor Viejo ng Barangay Tipanoy. Ako si James Paulo Yap para sa GMA Regional TV. Mga makukulay na dekorasyong Pampasko sa San Fernando City, Pampanga, simbolo ng pag-asa sa kabila ng kalamidad. Narito ang report. Mabigat man ang dulot na karanasan ng pandemya at iba't ibang kalamidad, may rason pa rin para ngumiti ngayon nalalapit na Pasko. Sa Pampanga, may kakaibang liwanag. Pagpatak ng dilim, nag-iiba ng anyo ang syudad ng San Fernando. Muli na naman kasing nagniningning ang mga bituin at dekorasyon sa tinaguriang lantern at Christmas capital of the Philippines. Tila nagpapaalala sa lahat na buhay ang pag-asa anuman ang problema, sakuna at pandemya. Inspirasyon natin yung mga tao, yung pinagsisilbihan natin dito sa syudad ng San Fernando. Gusto natin silang mapasaya. This year, mas pinaganda ang mga dekorasyon. Mula sa City Hall na makikita sa sentro ng syudad, Poblacion Clock Tower sa Barangay Santo Rosario, at flyover sa intersection ng syudad. Inilawan din sa opening of lights ang bagong gawang giant lantern and tourist info center. Pinasigla rin ng Christmas balls ang mga akasya sa Barangay Baliti. Highlight din sa lighting ceremony ang pagbukas ng Christmas park at giant lantern sa Heroes Hall. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang pagpapasilip sa iconic Jose Abad Santos Avenue. Isa ako sa mga gumagawa ng mga parol na yan. Kung ang iba ay natuwa sa ganda ng mga parol, ang 18-year-old na si Rosel hindi napigilan na umiyak dahil naiisip niya raw ang kanyang pamilya sa tuwing nakakita siya ng parol at naalala ang Pasko. Maganda kasi siya. Wish ko ngayong Pasko sana makasama ko na yung mama ko. Kasang bahay po kasi ako. Ayon sa lokal na pamahalaan, plano nilang gawing all year long ang pagbibihis ng dekorasyon sa buong San Fernando para maipakita ang galing at husay ng mga Kapampangan lantern maker. Ako si Trace De Leon para sa GMA Regional TV. Mga kapuso, 85 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.